Ang tanong is, gaano ba talaga kaganda yung announced updates and changes na gagawin ng YouTube for the year 2023? So may recent announcement ang YouTube regarding changes and updates na ilo-launch by 2023. First and foremost, there would be changes regarding sa YouTube Partner Program or YPP. Ito yung programa ng YouTube kung paano na ma-monetize ang mga channel para kumita. Now, ano yung changes na ito? Well, nag-open up sila ng bagong stream kung saan ma-monetize o makapag-monetize ang ibang mga channel through sa short video formats o yung shorts. So, ano yung mechanics para ma-monetize ka kung ikaw ay shorts content creator? Una, kailangan makagain ka ng 1,000 subscribers. Pangalawa, kailangan makagain ka ng 10 million views within the past 90 days. Okay, that being said, timing yung pagkaka-announce dahil since it will be launched early 2023, meron kang ngayong 3 buwan or 90 days starting October para maabot mo yung threshold na 10 million views, public views, doon sa iyong mga shorts video content. So madali ba siyang abutin yung bagong threshold? 1,000 subscribers, 10 million views in the past 90 days or within 90 days. For me personally, since nung mag-launch ang YouTube Shorts, bago pa siya mag-launch, monetize na ako. And since nung mag-launch siya, nag-upload na ako every now and then. And so far, I have only gained 88,000 plus views. So, maaaring hindi ganoon kadali. Pero, siyempre, sa pagsisikap ninyo at kung gagalingan ninyo, samahan mo na ng swerte. Wala namang imposible. Anyways, this is still a good news kasi There's another way for us to monetize our channels aside from long form formats at saka yung live streaming, which you would need 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Kayo, ano sa tingin nyo? Alin ang mas madaling kunin? Comment kayo sa baba para tingnan natin kung alin sa dalawa ang mas madaling abutin. So kasama dun sa announcement na to, ini-layout na rin ng YouTube through their announcement kung paano kikita ang iyong channel once ma-reach mo yung threshold at ma-monetize ang iyong mga shorts video. Bali, kikita yung shorts videos mo pag nasama ito sa shorts feeds na kung saan may ipapakita rin na mga ads at dun ka magkakaroon ng ad revenue shares. Ngayon, ako personally, ang tingin ko rito, ang mangyayari dito, kagaya nung sa ibang social platforms na kung saan, siguro naman alam nyo na yung may mga reels, etc. na kung saan, pag nagbabrowse ka, mayroong mga punto o pagkakataon na sa pinabrowse mo, may lilitaw din na shorts video na ads. At sinabi rin ng YouTube na 45% nung ad revenue share ang matatanggap ng bawat creator na monetized sa shorts. Ang hindi lamang nila sinabi ay kung ano yung scope o gaano ka o pang ilang video o hanggang ilang video ang pasok doon sa ad revenue share before or after nung isang ad. Pang 5 ba siya o pang ilan ba siya? So malalaman lang natin yan pagka inilaunch na. Kasi hindi rin naman makakapaglagay ng ads ang YouTube before or after every video. Kasi 15 seconds lang yan. Mauuta naman yung mga viewers, di ba? So, yun yung hihintay nating technicalities na sa announcement nila once na na-launch na yung program. Ang isa pa, it's a total of the ad revenue sharing. So, 45%. Bakit 45%? Samantalang sa long form video is 55% ang nakukuha ng creator. Di umano, ayon sa pagkakaintindi ko,
yung 10% is may paggagamitan din ang YouTube sa isa pang programa na ilo-launch nila by 2023. And that's another video for us to discuss sa susunod. Pero in any case, well, 45% is better than nothing, di ba? Lalo pa kung monetized ka na. And kahit maraming maghati-hati dyan, depende sa magiging performance ng iyong video, doon tayo babase. Isa pa na hindi rin nabanggit is, paano kaya ang magiging analytics ng revenue dyan? Kasi yung long form video, maging doon sa ating live streaming, is click per mil or per 1,000 views. Ngayon, kung naalala nyo, nabanggit ko nung umpisa ng video na to, is 10 million view, public views ang kailangan mo para ma-monetize ka. So, there's a possibility na, wag naman sana, per million views, which is medyo mahirap-hirap din abutin yung kitaan. So, ang general conclusion ko tungkol sa announcement ng YouTube about their changes and updates is good. Okay? Oportunidad pa rin to para sa lahat sa atin, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. And pwede kayong kumontra, pwede kayong tumutol, pero in all generality, oportunidad pa rin siya eh. Chance pa rin siya para sa lahat. Okay? At dapat nyo laging tandaan, ang pagiging monetized channel ng isang YouTuber o vlogger ay isang pribilehiyo na dapat lamang paghirapan at pagsikapan. Kasi doon nyo rin masusukat yung progreso o pag-unlad ninyo bilang isang YouTuber. And doon mo malalasap yung achievement na nagawa mo. So paano? Until next time, abangan nyo yung tungkol sa isa pang announcement nila. And good luck sa inyong mga channel. Sana magtagumpay tayo lahat. God bless. Thank you. And keep it real.